Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Guys, ngayong umaga ipapasilip ko po muli itong aking mga mustasa, ano? At kung gaano po ito kalalaki ngayon ay panoorin po ninyo itong videong ito. Pero kung bago pa lang po kayo sa aking channel at hindi pa nakakapag-subscribe, makikisubscribe naman po. At siyempre, paki-click na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa susunod ko pong mga videos. At kung magugustuhan po ninyo itong videong ito, makiki-like and share na rin po sa inyong mga kaibigan. Okay, so simulan na natin. Guys, ito ngayon yung aking mga nakatanim na mustasa. At ito ay hanggang dulo. Actually, mga isa't kalahating ano lang ito. Ito, buo itong natanimang itong pinakamataas na level. Ibig sabihin, tinamniman ito lahat. Ito naman pangalawa ay kalahati. At itong nasa bandang baba naman na mga pipes ay latest na ang aking naitanim. At tingnan ninyo guys itong mga mustasa. Malalaki na talaga ito. Kung aabutan pa ito ng mga 5 araw, nako po, super laki na ito. At sabi nga ng may bumili sa amin, sobra na ata ang laki niyan, sir. Parang hindi na masarap pa kainin. Ay, nako po. Sa totoo lang, kung matitikman po ninyo itong mustasang ito, ay ganon din ang lasa nung kung sila ay isasama mo sa sinigang na isda kapag sila ay maliliit. At ito ganon din, sabi ko nga sa inyo, mas sarap pa po ito. At ang dami po nito ngayon ay nasa parang nasa 60 na lang o 70, kasi medyo nababa, unti-unti nababawasan, ano. At sasabihin ninyo, hindi kaya masayang yan? Hindi po ito masasayang, wala mang bumili ng fresh. Kasi mayroon akong gagawin dito. At ito yung burong mustasa. At inaantay ko na lang yung mga buti para maburo ko sila. Abutin man to ng 2 araw, 3 araw pa o 1 linggo. Dahil wala pang indication ng bolting, itong medyo pagbubuntis, ano, para magkaroon sila ng bulaklak, ay okay pang lutuin yan. Yung iba nga sa palengke binibinta ay may mga bulaklak na, pero itong sa amin, sa laki na ito ay hindi pa nagkakaroon ng indikasyon na mamumulaklak na sila. Siguro in 2 weeks time baka mamulaklak na. Pero mga 3 araw hanggang 1 linggo, wala pa yan. Hindi pa yan mamumulaklak. At maganda ang pagtubo nitong aking mustasa. At halaga naman, satisfied ka. Satisfied. Kasi
tingnan mo itong mga laking ito. Kung susukatin mo nga ang haba ng dahon mula sa pinakad stem niya ay 1 foot na ang haba at ang lapad na sa mga 6 inches. Oo, di isa pa lang sa pulka na dito. At kung magtatanong kayo, magkano mo ibinibenta? Sa totoo lang, yung ganito, yung isang peraso ito, ito, ay mabibili ito sa palengke ng 10 piso. Pero dito sa amin, ay okay na kami sa 5 piso. Ay, hindi naman tayo nagninegosyo. Ito lang naman ay kung baga libangan, libangan. So ang tawag ko dito nitong aking mga mustasa ngayon ay malahigante. So, kaya ang malahigante mustasa. Pag palipas ng 3 araw, anong araw ngayon ay Linggo, January 22. Baka ito'y wala na. Nasabuti na ito. Naburo ko na ito. At nagbibinta rin kami ng burong mustasa. Salad din na mustasa nagbibinta. Alos ganun din ang presyo. Ang salad namin, isang peraso. Kapag sinalad to, ay mabibili mo ng 10 peso na kapag salad. Pero kapag fresco pa, ay mabibili mo siya ng 5 peso dito sa amin. So, ganun. Ganito yung kalagayan itong aking mustasa. So, may napansin ako. Guys, ito. Medyo si palaka nandito. Ito yung kinakain na palaka. Ano? Pero dito sa amin, dito sa aking halamanan, ay gusto ko kasi magkakaibigan. Hindi naman ito nakakaperwisyo sa mga lito, sa mustasa. Kaya tigil lang sila dito. Bawal to dito hulihin kahit ito'y kinakain. Napakarami nito sa ilalim dito sa kanal. Kaya lang, siyempre, alagaan din naman natin itong mga hayop na ito. O ito, medyo maganda, malusog siya at okay tumingin. Dito lang siya. Kahapon, akala ko umalis na yung palainan dito. So, diyan pa lang ginoong palaka, ano. So, dito nagtatapos guys itong video ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Patnubayan po kayo ng Puong May Kapal.